Yeah. Breakfast in bed. Oh. Hoy! What's wrong? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala, Mami. Nanaginip po ako eh. Ang sama ng panaginip ko, Mami. Naku, anak. You know, ganyan talaga ang kinakasal. Pag malapit na ikasal ang isang babae, ganun talaga. Takot-takot ang tensyon. Well, siguro sa dala ng... sa dami ng naglalaro sa utak, and sa dami ng iniisip, and dahil sa tensyon na rin yan, kaya ka na naginip. O hindi ba? O sige na, kumain ka na. At baka dumating na si Edgar, maraming pati aasikasuhin. O ikaw rin. Mami, baka naman hanapin ko po sa magiging asawa ko yung pag-aasikasong ginagawa niyo sa akin. Dapat lang gawin ni Edgar ang lahat ng pag-aalaga ko sa iyo. At hindi ako makakapayag kapag hindi niya pinagsilbihan ang aking unika iha. Mami, mahal po ako ni Edgar. At sigurado ko yung ginagawa niyong pagsisilbi sa akin, kaya niya yung dodoblihin pa. Hindi lang ganyan, doble-doble pa, Mami. Kaya nga kami magpapakasal para hindi na po kami maghiwalay. Anak, hindi ako mahatahimik hanggat hindi ka nakakasal. And hindi rin ako mahatahimik maski na nakasal ka na. Gawa na hindi pa rin ang katapusan. Well, marahil, hindi rin ako mahatahimik. Kasi alam kong malayo na sa akin ang aking unika iha. Ay, nako. Ganun pala yun, ano? Yung mga ina ng ikakasal. Para pang kung ano-ano yung mga sinasabi nila, kahit na gising, ah, hindi sila tulog. Bang, ang dami-daming lumalabas sa bibig nila na hindi ko alam, ang weird. Parang iba, iba yung dating, eh. Tapos, hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi niya na daig pa niyang nananaginip. Alam mo ba yun? That's me. That's you, Mami. Okay, now you're awake. I'm awake. Okay, ikaw kasi. O, sige na. Kain na. Tony Jose Season po, muling bumabati sa inyo ng isa na namang napakagandang hapon. Narito po kaming muli upang maghandog ng isang makabuluhang kasaysayan. Sa buhay ng isang tao, ang pag-aasawa ay isang yugto na masasabing isang ganap na pagbabago na dapat paghandaan at alagaan. Once in a lifetime, ika nga. Kaya't ito'y sinisikap na maging engrande at ipagsigawan sa buong mundo upang makapiling ang halos lahat ng kamag-anak at mga kaibigan ng magkabilang partido. Ito'y nagdudulot ng isang kaligayahang napakahirap ipaliwanag. Ito ang nadama ng ating pangunahing tauhang si Annabel. Ating subaybayan kung paano nagsimula ang isang pangarap, kung ano ang kinahinatnan at kung ano ang naging katapusan sa ating episode na pinamagatang ng Tumigil ang Tunog ng Kampana. Samahan niyo po kami. Nasa'yo ang bigay. Aba, eh napakasarap naman pala anak ng pagluluto mo. Aba? Aba, delikado tong anak ko si Edgar sa'yo. Baka lumakit siya nito sa sarap ng luto mo. Siyempre naman balaim. Siyempre mana sa ina. Naku, nga nabubuhay pa yung asawa ko. Halin-hinan kami sa kusina. Di ba anak? Ma, pati ikaw tataba sa luto ni Annabel. Ay naku, masama yan. At saka, graduate ka na rin sa kusina. At least. Ano pang graduate ang sinasabi mo? As a matter of fact, ituturo ko sa kanya lahat ng sikreto ko sa pagluluto, anak. Ay, maiba nga pala akong balain. Darating ba buwan sa Amerika ang father ni Edgar?
nga pala, nakausap ko na si Papa. At saka si Ate Rosel, uuwi rin. Gustong-gusto na nga nila umuwi. Si Gigi, sasama rin pala yung pamangking ko. Aba, siyempre naman. Huwag ka mag-alala, Annabelle. At ako talaga, hindi ako papayag na hindi umuwi ang dalawang yan. Aba, eh, minsan lang kayo ikakasali. Isipin mo naman, wala pa sila. Hindi pwede yan. At saka isa pa. Bala ko kasi, eh, gagawing flower girl yung aking apo. Ma. Si Gigi. Hindi pa naglalakad si Gigi. Bubuhatin ko. Wala siya. Umalis. Pwede po, pakisabi niyo lang po pag dumating siya na tawagan niya po ako dito sa bahay. Gabing-gabi na eh. At saka magkasama na kayo maghapon. Ha? Oh! Sabi ko, sabit parang galit na galit ka. Naku, hindi. Hindi ako galit eh. Itong si kumaring... Yung kumari ko, eh... Pinipilit akong bumili ng alaha. Sabi ko na, huwag na. Tatatapos-tapos ko lang maghulog ng alaha sa kanya eh. Kasos na naman. Sabihin niyo sa kumari na pumunta rito at magdala ng pinakamagandang alahas na ibibili ko kayo. Nasa gano'n, may pili ko na rin si Annabelle para sa wedding ring namin. Anak-anak! Huwag na ako. Si Annabelle na lang ang asikasuhin mo yung kasal ninyo. Kaya ba mahal na mahal kita, ma eh. Kaya ma, kahit na anong hilingin mo, ibibigay ko. Para sa ilang. Talaga, anak? Pakiulit nga, masarap pakinggan. Lahat ng bagay dito sa mundong pipiliin nyo, maibibigay ko. Anak ko talaga. Love you, ma. Napakabait ng anak ko. Sandali. Si Paring Ferry nga pala, magtatampyo pag di natin imbita. Tsaka yung ano, yung mga kamag-anak sa probinsya, luluwas daw lahat. Sabi ng mama mo, wala ka raw sa bahay kagabi. Kala ko may hindi ka umaalis sa sayo ng mama mo. Naghahanap ka na naman ba ng away o nanaginip ka na naman? Sagutin mo lang yung tinatanong ko. Ano ba magagawa ni mama kung talagang wala ako? Saka ba parang pinalalabas mong sinungaling ang mama ko? Eh, gano'n naman talaga palagi eh, no? Palagi lang yung nanay mo, tama. Palagi lang siya yung kinakampihan mo. Pinapalabas mo ba ako pag gumagawa ng kwento ngayon? Edgar, sabihin mo nga sa akin, ano ba magiging papel ko sa bahay kung sakaling nakatira na tayong tatlo sa iisang bubong? Lagi nilang ba natin pagtatalunan si mama? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo, ah. Saka ngayon pa lang, parang gusto mong palabasin na ayaw mo siya makasama sa bahay. Saan mo tayo gusto tumira? Hindi na natin kailangan bumukod. Dalawa lang kami ni mama, o tsaka ikaw. Sayang yung bahay, di ba? Sige na. Okay, tama na. Ayoko na makipagtalo. Bahala ka na, susunod na lang ako kung anong gusto mo. Total, wala naman akong choice eh. Uwi na lang ako. Bukas na lang natin ito lito. Para ko na mainit ang mga natin. Ayoko naman nag-aaway tayo. Ayoko nang ganito. Kaya lang hindi ko alam kung ba't natatakot ako sa isang bagay na hindi ko naman maintindihan. Sorry. Asan mo gusto mag-ipag-aaway? Eh, ikaw itong lagi nag-iisip kaya lagi ka tuloy upset. Eh, kasi naman kita mo, ang dami natin iniisip, ang dami inaasikaso dahil lang sa wedding na to. Siguro pag naman tayo nag-pressure. Alam mo, dapat magsaya tayo. Kung marami na tayo na-accomplish, wala nang aawal sa atin. Tuloy na to, di ba?
Diyan lang sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi? O sa tabi ni Annabelle? Iniiwanan mo ko ditong mag-isa eh. Pinababayaan mo ako! Edgar! Huwag mo kong tatalikuran kapag kinakausap kita! Ma, mainit ba ulo niyo? Eh, sino ba naman ang hindi iinit ang ulo sa'yo? Pinababayaan mo ko eh. Iniiwanan mo ko dito mag-isa, araw-araw ka umalis. Wala ka nang panahon sa akin. Ma, nandiyan naman si Lamanang. Alam niyo naman inaasikaso ko yung nalalapit na kasal namin ni Annabelle, tsaka ma. Pwede ba akong magpahinga? Pagod ako eh. Hindi pa pwede. Kailangan mag-usap na tayo ngayon. Naumpisahan ko na to. Tapusin na natin at kailangan talagang... Ito na pagkakataon ko, anak. Anong ibig niyo sabihin? Hindi matutuloy ang inyong kasal. Narinig mo ako. Narinig mo ako at hindi ko na kailangan pang mag-explica sa'yo. Ganun lang yun, ma? Hindi matutuloy ang kasal namin. Ma, is this a game? Ayoko makapaglaro. Mahal ko si Annabelle. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Talaga ang hindi ko sabihin. Mamili ka. Si Annabelle. O ako. Ma, hindi ko pwedeng gawin yan. Alam niyong, malapit na kasal namin at saka halos ayos na ang lahat. Bakit hindi pwede? Bakit hindi maaari? Tuluyan na bang nalaso niya ang isipan mo? Naagaw ka na ba niya sa akin, anak? Umamin ka! May pananagutan ka na sa kanya? Ma, ang tanging pananagutan ko kay Annabelle ay pakasalan siya dahil mahal ko siya. At saka ma, iba ka, iba si Annabelle, ma. Mahal ko si Annabelle. Ano nangyari sa inyo, ma? Ma, I'm sorry, ma. Ma? Umalis ka. Umalis ka dyan! Kaya ko to. Total, sino ba naman ako para piliin mo? Mahalik ka naman. Magpahinga ka na sa kwarto ko. Ano ang sinisip mo? Halika, halika na dito. Masakit ang dibdib ko. Kasi naman, ma, kung ano ang sinasabi ko naman sa'yo. Bakit na pababayaan, ma? Pupunta. Thank you.
sa'yo. Pangako mo sa akin na mamahalin mo ka habang buhay. Oh, mahal naman kita eh. Ano ang problema mo, Edgar? Pangako mo sa akin, unawain mo. Oo. Pangako, unawain kita. Ano ba? Bakit ba? Ano nangyayari sa'yo? Alam mo, hindi ko kayang mawala ka. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Annabelle. Ito na po ang pinakahihintay ng bride. At syempre, ang bridal gown na special created ko for you, darling. Wow, ang ganda! Uy, nagandahan ka naman! Buti nga, dinala mo na lang yan dito, no? Kasi ito si Mami, alam, ay na naman akong palabasin. Syempre naman, as promised, oh, ito ang gown ng aking mahal na Reyna. At ayan naman sa kanyang mga alalay, sa kanyang entourage, di ba?
Ito, sumabit pa yata. O, sige. Dadaan ka mo. Hindi, halika na. Teka muna. Anong sinutunga-tunga mo dyan? Ba't hindi mo patawagan yung magiging mister mo? At baka mamaya magulat-gulat dyan sa yung beauty sa araw ng kasal. Baka hindi ka makilala sa gown na to. Sige, tawagan mo na, tawagan mo na. Dalian mo. Mabuti pa? Isukat mo na lang kaya ito? Eh, yun nga sasabihin ko. Mabuti pa kaya isukat ko na lang? Ganun. Uy, sandali, sandali. Sino may sabi sa isukat mo ito? Anak, hindi ko pwede. Mami, paano yun? Kailangan isukat to. Hindi ko na maalam kung kasha to sa akin o hindi. Paano pagdating ng wedding day? Tapos hindi pala to kasha. Eh, tapos maliit yung leeg, ganun. Eh, anong itsura ko? Sobra ka naman. Ako nag-design yan. Hindi ko naman ikaw. Ikaw naman eh. Sensitive ka. Sige, anak. Tigasan mo ulo mo. Sige, tuloy mo yan. Sa pagkakataong ito, mag-aaway tayo. Huwag mo isukat yan. Mabuti pa. Sundin mo na lang si mother at wala namang mawala kung susundin natin ang pamahiin. Ikaw kasi, alam mo na ang pakagatungiran mo, yung bibig mo, isara-sara mo. Eh, yung mga pamahiin ni mama, yung mga luma na yan eh. Nakatainis ka talaga. Diyos ko, eh ano naman ang masama? Di ko hindi matuloy ang kasal, di aagawin ko sa'yo si Edgar. Hoy, huwag kang magkakamaling gawin mo yan. At alam ko naman, imposible yun. Pero huwag ka magkakamali dahil nakikita ko sa mga mata mo, gusto mo isukat yung wedding gown. Pwede, eto na lang. O, eto na lang isusukat ko. O, oh, hanggang Jogay dyan pala. Hanggang dyan, hindi. Tera! Kakainis ka. Pwede ba tayong mag-usap? Meron ba tayong dapat pag-usapan? Marami. Nasabi ko na sa'yo kung anong gusto ko. At yun ang susundin mo. Ma'am, bakit ganun? Kala ko mahal niyo ako. Sabi niyo sa'kin eh. Susundin yung lahat ng kaligayaan ko. At ganun, balak pa lang namin magpakasal. Umayag kayo. Ngayong malapit na yung araw ng kasal namin, para bang gusto nyo, talikuran ko yung responsibilidad ko. Ma'am, mamahal lang kami ni Annabelle. Walang pwedeng humadlang sa pagmamahala namin nga. Wala kang utang na loob. Mula sa pagkabata, ibinigay namin sa'yo ng papa mo lahat ng maibigan mo lahat! Ngayon matigas na ang buto mo. Ngayon lang kami hihiling sa'yo. Hindi mo pa maibigay. Ma, di naman simpleng bagay ang hinihiling mo sa'kin. Buhay ko at buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Anong gusto niyo mangyari sa akin? Katulad ng nangyari kay Ate Rosel. Nakisunod-sunuran sa inyo ni Papa. Hanggang sa mapakasal siya sa lalaking ni Mason, hindi niya minahal. Ano kayo nang nangyari sa kanya? Mag-isa niyang tinataguyod ang anak niya. Kawawang bata. Nadamay. Lalaki ng walang ama. Hindi ko kasalanan ang sinapit ni Rosel. Sinong dapat kong sisihin? Si Ate Rosel. Tama! Talagang sunod-sunuran siya sa inyo. Sumusobra ka na! Sige. Sige, gawin mo ang gusto mo. Gawin mo. Pero ito, tandaan mo. Sampu mga asawa, makakatagpo ka. Pero kung ina mo, isa lang ang ina mo!
pabayaan mo na akong mamatay. Tutal, wala na akong halaga sa'yo. Sige, makakaalis ka na. Malis ka na. Ito pwedeng talikuran na. Ito pwedeng pabayaan sa ganito ng sitwasyon. Mahal kita mo. Talaga? Patunayan mo. Alam mo, kanina ka pa dyan sa telepono pero hindi ka nagsasalita. Kumusta ka na? Mabuti. Ay, teka nga pala, baka ko makalimutan. Yung gown ko nandito na. Alam mo, ang ganda-ganda! Teka lang, yung barong mo, nakuha mo na? Sabi kasi ni Pretty siya na lang daw magdadala dyan eh. Well, oo, nakuha ko na. Maganda nga eh. May problema ba? Kasi parang iba yung boses mo eh. Wala, wala. Tawagan na lang kita ulit, ha? Sandali, sandali! Sandali lang! Meron nga palang regalong kama si Ninong Zaldi. Sabi ko dyan na lang ipadala. Hello? 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 Wala ko pala akong kausap. Dali mo regalo, anak. Siyempre. Ito, kay Shanti yan. Ate? Ate? Oh. Eh, pasesyan na ako kayo kasi may nakuha akong sulat eh. Ba't narito ka pa? Hindi ba nagpaalam kayo na? Mas mga katawan mo? Ito nga ako, may nakuha nga akong sulat sa mailbox kanina. Para ho ako sa inyo, Ma'am Annabel. Eh, nakalimutan ko ibigay sa inyo eh. Kaya... Oh, sige na. Pinakuha ako. Pag-ingat ka, ha? Oo, lang ito. Ay, okay, ito galing. Ay, hindi ko alam. Tinako nga, anak. Wala na nakalagay, Mami. Eh, buksan mo na kasi para malaman ko kayo galing. Oh, paano ba ito isang to? Bubuksan ko na ito, ha? Mami! Mami! Oh! Mami! 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 Bakit? Ano ba nangyari? Mami! Nabasa na! Basa na! Nakasaad sa liham ni Edgar na maaaring hindi matuloy ang kanilang kasal dahilan sa pagtutol ng kanyang ina. Ito ang labis na ikinabigla, ikinabahala at nakagulo kay Annabel at sa kanyang ina sapagkat dalawang araw na lang bago sila ikasal ay mukhang tatalikod pa si Edgar. Lalo nang naguluhan ang mag-ina nang sumunod na araw, muli itong nakatanggap ng liham na nagsasaad na tuloy ang kasal. Ngunit, ito na ang huling pagkakataong nakatanggap sila ng sulat sapagkat mula noon, hindi na matagpuan si Edgar. Hindi na natuloy ang pinaghandaang araw ni Annabel. Dahilan sa kabiguan, nagtangka itong magpakamatay.
salamat sa Diyos at nakaligtas ka, anak. Sinabi ng doktor, kailangan magpahinga ka. At nakain ka rin kakain. Palibukas ka. Bakit kailangan mangyari ito? Nagpunta kami ni Ador sa bahay ng mag-ina, pero wala nang katao-tao rin. Wala makapagsabi kung nasaan sila. Niloko niya ako, Mami. Niloko niya ako. Ano na yung buwang iaharap ko sa mga kamag-anak natin? Sa mga kaibigan natin? Bakit ba kailangan pang umabot sa ganito, Mami? Anak, alam kong... alam kong nararamdaman mo. Pero, sa akin eh, mabuti na rin ang nangyari daw, anak. Maski hapano, alaman mo tuloy ng pagkatao. May dahilan ang lahat. Hindi nga natin alam kung ano. Mami, gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay kasi wala na si Edgar, Mami. Anak! Ano ka ba naman, anak? Bakit kinakailangan wasapin mo ang iyong buhay? Kailangan magpakamatay ka. At dahil lamang sa wala kakwenta-kwentang tao. Paano na ako? Hindi mo na rin ba naalala na? Nag-iisa na ako sa mundong ito. Anak, pag iniwan mo ako, marahil, hindi ko na rin alam kung paano mabuhay. Annabelle, ikaw lamang ang dahilan kung bakit gusto ko pa rin manatili dito. Tinanggap ko ng buong buo sa kalooban ko ang iyong pag-aasawa. Dahil alam ko maski pa paano, nandiyan ka pa rin. Pero anak, ang iyong kamatayan, hindi ko alam. Alam ko ba paano ka tanggapin. I'm sorry, Mami. Mami, I'm sorry. Anak, hindi yan ang solusyon sa problema mo. Mami, ano? Paano na po ako? Mami, hindi ko naman sinukat yung wedding gown, di ba? Sinunod naman kita eh. Kasi, natakot ako na baka hindi nga makatuloy yung kasal. Pero bakit ganito, Mami? Bakit ganito, Mami? Please. Mami. Alam ko. Mami. Tama na. Tama na. Mami. Please. Mami. Huwag ka na umiyak, please. Tama na ako ng bala. Tama na. Kailangan magpahinga ka na, anak. Hindi ako makapayag sa kapihan mo. Kaya ang sinapit natin. Palakas ng maigi. Hindi kita pahabayaan. Inumpisa nila ang gulo. Tatapusin ko. Hindi ako mahatahimik hanggat hindi ka nakakasal. Gusto mo mag-back out? Hindi mo nang masabit, pinararamdam mo na lang. Anak, nakausap mo man, Eka. Pagtumboto sa iyo, swerte-swerte mo, anak. Dapat magsaya tayo. Marami na tayo na-accomplish. Tsaka wala nang aawad sa atin. Tuloy na to, di ba? Pangako mo sa akin, unawain mo. Alam mo, hindi ko kayang mawala ka.
Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Malaman ka, Annabelle. Kailangan kita sa buhay ko. Malaman ka. Pasensya ka na, ha? Nauna na akong kumain kasi gutom na ako. Uy, mukha yata tinanghali tayo ng gising. Alam mo nga, parang ngayon naiintindihan ko na lahat, eh. Anong ibig mo sabihin? Yung matandang babae na nakaitim sa panaginip ko. Ay, naku, anak. Kasi ikaw, hindi ka kumakain. Kaya ikaw kung ano-ano nangyayari sa isip mo. Ano ka ba naman? Mami, hindi eh. Kasi alam mo, yung matandang babae na yun, parang siya yung nagbibigay sa akin ng parang senyales ba na may masamang mangyayari sa pagsasama namin ni Edgar. Na ang palagay ko, yung babaeng yun, yun yung nanay niya eh. Nanay ni Edgar. Kaya lang, hindi ako sigurado kasi, Mami, nakatakip yung mukha niya eh. Nakatakip siya ng belo. Oh. Tapos, di ba nakaitim siya? Eh, di ba ibig sabihin ng itim, kamatayan? Eh, di, pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga nangyari, yung nanay nga ni Edgar, siya ang pumatay ng relasyon namin dalawa, di ba? Alam mo, walang kinalaman ang panaginip mo sa mga pangyayari, okay? Alam mo, mahirap kasi intindihin ang panaginip ng mga tao, eh. Well, of course, iba't ibang interpretasyon yan, hindi ba? No, kuminsan, kabaliktaran. Kuminsan naman, tapos na yung senaryo, pero paulit-ulit pa rin bumabalik, okay? Well, kuminsan naman, yung mangyayari. Mami, hindi mo ba naiintindihan? Ito na nga yung pinakakinakatakutan ko eh, na mangyari. Ito na yun. Anak. Hindi na to panaginip, Mami. Babes, stop it na, okay? Alam mo bang, hindi makakatulong yan sa'yo. Okay? Now, you dress up, kumain ka na, and after that, meron tayong appointment kay Atty. Sevilla. Oh, forget it! Okay. That's bad, eh? Kamusta ka na? Ito, nilaga pa rin. Pareho lang tayo. Alam mo, ayoko na yata tumahin ng bridal gown ulit. Bakit naman? Pangatlo ka na sa mga pinagtahi ko ng pangkasal na hindi naman natuloy yung kasal. Ang feeling ko, ako yata yung malas eh. Ako yata yung merong sumpa. Ito naman, nagkataon lang yun. Hindi mo naman dapat sisihin yung sarili mo sa mga nangyari. Pero, sasaktan din naman ako eh. Naapektuhan, lalo na kaibigan pa kita. Matanong kita, ano man nangyari doon sa dalawang kliyente mo hindi natuloy ang kasal? Yung isa, naloka. Yung isa naman, nagdemanda kahit malaking iskandalo. But I think, yung karapat dapat niyang gawin. Sana pala. Naloka na lang ako. Para at least, hindi ko nakikita yung mga nangyayari na para bang unti-unting sumisira sa pagkatao ko. Naku, kung alam mo lang yung feeling ng nagtatawanan ka, nakaawaan ka. Tapos yung, basta yung nakakahiya. Sana pala. Huwag mo nang isipin yan. Kaya ka na naman, alam mo ang dapat mong gawin?
Isipin mo na lang ang mami mo. Nag-iisa siyang ipinaglalaban yung kaapihan mo. Siguro, mas kailangan kanya ngayon. Hindi ngayon kaya kasi nang nag-iisa eh. Better yet, mas kailangan mo siya ngayon. Huwag mo na lang isipin yung mga sasabihin ng ibang tao. Pakialam ba nila? Ang importante, maipaglaban mo yung karapatan mo. Ilang weeks mo na bang nakakancel appointment mo kay Attorney Sibilia? 2 linggo na yata ah. Ayaw mo daw mag-cooperate, sabi ni Tita Sofia. Nako ah, tigilan mo na nga yung mga puso-pusong yan. Yan si Edgar, hindi dapat mahalin yan. Hoy! Look who's talking! Ikaw ba yan? Siyempre naman, no. Minsan na rin akong pinangakuan ng kasal. Nabigo. Ano nangyari? Natauhan niya ata yung lalaki na ngako sa akin ng kasal. Nalaman niya kasi lalaki rin yung pinangakuan niya, napapakasalan niya at bibigyan ng pangalan niya. Ayun! Pakamatay! Oh no! Ikaw, pretty! Pinagkamala kang babae! Eh, kasi long hair ako noon! Ah! Niloloko mo ko ha! Totoo yan? Hindi! Pinagtatawa lang kasi! Makakainis ko naman eh! Chika lang! Sa suportang ibinigay ng ina, unti-unting nakabangon si Annabel. Naliwanagan niyang mas mabuti na ring hindi niya napangasawa ang isang lalaking tulad ni Edgar. At kumonsulta pa siya sa abogado upang idemanda ito dahil sa mga pinsalang ginawa sa kanila dahil sa pag-atras sa sumpaan. Siya ba'y maaaring makakuha ng danyos laban kay Edgar? Ang kasagutan po sa aming pagbabalik. Ayon sa Korte Suprema, si Annabel ay may karapatang sumingil dahil sa pinsalang tinamo. Karaniwan, ang hindi pagtupad sa pangakong magpakasal o breach of promise to marry ay hindi labag sa batas na maaaring pagbatayan ng isang aksyon sa korte. Pero pag formal nang itinakda ang araw ng kasal at nagkaroon ng katakot-takot na paghahanda, publisidad at pagpapadala ng imbitasyon at pagkaraan ay basta tatalikuran na lang ito nung malapit na ang kasalan, ito'y ibang bagay na. Bagamat ito'y di labag sa batas, ito naman ay taliwas sa kabudhian, magandang asal at kalakarang pangkahalatan o public policy. At sino mang nakaperwisyo sa ganitong pamamaraan ay dapat lamang magbayad ng nararapat na danyos perwisyos. Paulit-ulit nating sinasabi na ang pag-aasaway hindi kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Kaya't
Huwag nating isubo ang ating sarili sa isang bagay na hindi natin kayang panindigan. Marahil, si Edgar ay naging masunurin lamang sa kanyang magulang. Ngunit, siya'y may sariling buhay at kinabukasang tanging nasa kamay at puso lang niya ang katuparan, lalo na ang pag-iisang dibdib. Kaya't sana'y maintindihan din ito ng mga magulang at laging isaisip ang sinasabi sa banal na kasulatan na balang araw iiwanan ng anak na lalaki ang kanyang magulang upang ito'y pumisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hanggang dito na lang po. Ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y laging nagpapaalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Wow! Ang sipag-sipag yata ng anak ko, ha? Siyempre. How do you like it, Mommy? Maganda ba? Very nice, ha? Magaang sa mata. Well, para sa... Para sa ating pagsisimula. Oh, babes, I like you. Mommy, tingnan mo kaya nga nire-arrange ko na lahat ng mga gamit tsaka mga muebles kasi nagsasawa na rin ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Ate? Wait. May naghahanap po sa inyo sa labas. Yeah? Wait, ha? Huh? Sino? Good morning po. Hi, good morning. Ah, ikaw na ba si Dave? Ako nga ako. Wow, alak-alik ka. Pakikilala kita. Siya si Dave, anak ni Tita Buding. Kaisa-isa kong best friend, remember? Buding Nobla. Dali. Anak, sandali. Bakit parang natuwa na ahas? Nakita ko na siya. Ano nangyari yun? Dahil sa akin. Ano ka ba? Hindi. Nakita ko siya sa aking panaginip. Oh! Yeah? Well, malay mo. Siya lang yung Prince Charming. Okay. Gwapito, ha? Okay, pakikilala ko muli. Siya nga pala, Dave. Siya ang kaisa-isa kong anak ng dalaga, Annabelle. Hi. Buhay ko ay nang bago.